Senado maglalabas ng mas matibay na resolusyon laban sa mga aktibidad ng China sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Pilipinas nakatanggap naman ng panibagong suporta mula sa international community hinggil sa naturang usapin. Ang sentro ng balita mula kay Daniel Banalastas. Nakabulong na mga senador sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, National Security Advisor Eduardo Anyo at AFP Chief of Staff General Romeo Browner para talakayin ang usapin sa West Philippine Sea. Matapos isulong ni Senator Risa Hontiveros na himukin ng gobyerno na idulog sa United Nations General Assembly ang ginagawang pangaharas umano ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nagkasundo ang mga senador na pagsamahin ang dalawang resolusyon at ipasa ito para kondinahin ang pangaharas sa ating mga maingisda na ginagawa umano ng Chinese Coast Guard at militia vessels. Ayon kay Hontiveros, malinaw sa ipapasa nilang resolusyon ang pagkondena sa China at iba't ibang opsyon ng DFA para ipaglaban ang ating claim, pati na raw ang paghain sa UNGA ng resolusyon. Pero hanggang ngayon, pinag-iingat ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kasamahan. At hindi raw pwedeng idaan sa init ng ulo ang lahat ng bagay. Hindi rin daw basta-basta pwedeng ipakita ang strategiya natin. So saan ka nakakita na ang magbibigay ng strategy in public na sabihin yung strategy? So halimbawa lang, what if pabor sa atin na yung China matigas and then yung presidente naman ang mag-negotiate? Sasabihin natin sa publiko? Eh di ang China mapapanood yun na yun ang strategy natin para naman tayong Huwag din daw pangunahan ang magiging hakbang ng Pangulong Marcos sa usapin. Ay, sabi ko nga, strong ang feelings ko. Pero ako lang yun. Pero pag sinabi ng Pangulo, eto, then eh, siya yung ano, na-elect eh. Siya yung chief architect. Pero kung uunahan natin ang Pangulo, then we will be putting undue pressure and we will weaken our strategy. Kung tatanungin pa ang senador, magandang opsyon kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mapipisil ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para magsagawa ng back-channeling talks sa China. Ayon sa senador, dahil ito sa magandang relasyon ni Duterte kay Chinese President Xi Jinping at sa Chinese government. Kahapon, sa pagbisita ng European Commission President kay Pangulong Marcos, nakakuha ng kakampi ang Pilipinas hinggil sa arbitral ruling noong 2016 kung saan pumaboran pa siya sa Pilipinas. We are ready to strengthen the cooperation with the Philippines on maritime security in the region by sharing information, conducting threat assessment and building the capacity of your National Coast Watch Center and your Coast Guard. Daniel Manalastas para sa Bayan.